Ang siyudad ng Malolos sa Bulacan ay tahanan ng 261,189 na tao ayon sa 2020 census. Isa sa mga isyong kinakaharap ng lungsod ay ang mabilis na pagdami ng populasyon nito dahil sa epekto ng migrasyon dahil malapit ito sa Metro Manila at lumalagong ekonomiya. Kaya naman malaki ang papel na ginagampanan ni Marilyn Domingo bilang isang barangay population volunteer ng Barangay San Pablo. Si Marilyn ang nangunguna sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa family planning. Nagsisilbi rin siyang facilitator sa iba't ibang aktibidad tulad ng Buntis Congress, FP Sessions, Adolescent Health Symposium, Parent Teen Talk at marami pang iba. Sa pag-iikot ko sa barangay, sa pagkatok sa mga bahay upang ibabasa ang mga programa ng pamahalaan, nararanasan ko po na walang pumapansin sa akin, walang gustong makinig. Maybe because naabala ko sila sa kanilang mga trabaho, sa mga ginagawa sa kanilang mga bahay-bahay. Pero since kami po na mga barangay population worker ay dumaan sa mga matitinding pag-aaral, pagsiseminar, kung paano ang tamang pagkausap sa mga kabarangay at mga kliyente, nakukuha ko pong ipaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng mga programa na gusto naming ibaba para sa kanila. Sa kanyang husay at dedikasyon, itinalaga siya bilang presidente ng Association of Barangay Population Workers na gumagabay sa iba pang 50 BPVs ng lungsod. Trainer ko noon that time talaga is si Pangulong Lin. Lahat ng ideas na binabahagi ko sa pagtotok, kay Pangulong Lin ko nakuha yon. Kasi never akong nagtalk sa isang training na ibinababa namin sa PAPCOM nang hindi ako sumangguni sa kanya. So trabaho po namin, nakita ko sa kanya yung dedikasyon niya na talaga pong suporta siya sa aming lahat na BPW na 51 barangay. Siya po yung nakita kong leader na talaga pong pag ginawa niya, talaga pong pinakikita niya na kaya niyang gawain kung ano yung sinabi niya. Malaki rin ang pasasalamat ng mga pinuno sa lokal na pamahalaan sa naging kontribusyon ni Marilyn upang mas dumami ang mga gumagamit ng family planning methods. Palagi siya naka-update kahit ng pandemic at pagserbisyo dahil unang-una panahon na yon ay nasa City Hall pa sila. May barangay na siya, may City Hall pa siya. Parang hindi rin napapagod. Kaya yung listahan namin ng nanganak, namatay, umalis, dumating, updated. Kaya niya mag-handle ng isang event na maselang bahagi. Di ba? Hindi naman biro yan. Napakaselang na bahagi ng anak at magulang ay kung paano papaliwanag sa kanila yung tamang proseso na pwede kang sagutin ng magulang, ano kala mo sa akin? Hindi ko kayo palaki ng anak ko, di ba? Pero na-handle ninyo, ang ganda na kinalabasan. Hanggang sa huli, natutong magyakapan yung magnanay na dati hindi ginagawa. Nakuha magsabihan ng I love you na hindi ginagawa. Hinggil sa kaalaman ng lahat, si Marilyn ay isa ring ulirang ina sa kanyang mga anak at isa nga rito ay nangangailangan pa ng espesyal na pangangalaga. Gayunpaman, pinili niya pa rin ibahagi ang kanyang pagmamahal sa mas nakakarami. Siya ay nagsilbing ina sa mga kabataan na nagnanais makamit ang buong potensyal at kakayahan. Siya ay nagsilbing ina sa mga mag-asawang nagnanais ng maunlad at planadong pamilya. Siya ay nagsilbing ina sa mga kapwa niya barangay population volunteers na nais mapabuti ang kapakanan ng kani-kanilang mga barangay. Naniniwala po ako na pag ang isang pamilya ay naging isang matagumpay, magiging matagumpay din ang ating barangay. At pag nangyari ito, magiging isang matatag, maayos at matagumpay din ang ating lungsod.